Yes, eto na. Spicy question. Sheesh! Okay, ganun ka spicy. Sino nag first move? Anong klaseng move? That turns you on. Inaraw-araw niya ako actually. Nabanggit na rin yan. Ako si Dane Grospe. Ako si M. Chan. Tour owner, entrepreneur, vlogger, and lover. Yeah. Sheesh! Entrepreneur, mommy of one. And this is Hot Seat. I do have your set of questions. Okay. First question again. First date, actually funny story. Blind date yun. Nagbabanda ba si Dane? 11, 12 years ago. Friends ko, tas friends si Dane, pinagkita kami sa Blue Wave. Ewan ko lang kung maaalala niya. Pero yeah, it was there. I'm sure maaalala niya, Blue Wave. Official date, nung naging kami ulit, nagpunta kami sa BGC. Nag-fine dining kami dalawa. So, yun yung first date namin together. Kasi mayroong ano yung backstory yun. Dati, di namin ma-afford yung ganun. So sabi namin, on our first date, we want to make it memorable at itry namin yung ganung experience. Warmth. Parang ang warm, ganun. Parang kang kinumutan ng, ano, ng fluffy na kumot. Una ko siyang nakita ulit, I think that was pandemic. Or ano yun, December. Tinanong ko kung nasan siya because I wanted to give, ano, parang Christmas gift sa kanya, saka sa baby niya na si Tyler. So unang nakita ko pala siya, alam mo yung parang ano, movie na ano, totoo pala yun, parang nagsislow-mo. Yes. Tita! Totoo nga! Totoo yung slow-mo! Tapos maaalala mo yung feeling na parang bata ko ulit, tapos yung parang, man, totoo pala talaga yung mga slow-mo. Na ano, so yun yung unang kita ko sa kanya ulit during pandemic na Christmas. I think that was 2021. First move? Sheesh. Anong klaseng move? Nanligaw? Ah, siya. First time niya. Ano po yung ginawa niyong move? Inaraw-araw niya ako actually. Simula nung unang araw na nagkita kami, di niya na ako tinandaran. Araw-araw niya akong kinikita, nililigawan. Since day one. Ako, syempre. Ako nag-first move. May intent. Lagi naman ganun ang intention ko eh. Every time na nagpaparamdam ako sa kanya, ang intention ko is, of course, to make her feel na ganun eh, special siya. Na gusto ko siya. Yun. So ako talaga. When you are on a date, do you prefer 50-50, like pay the bill, or the classic guy should pay the bill? Alam mo naman ang lahat na parang second time around namin doon yung date. And yung first part ng relationship namin, pareho kaming, we were, hindi yung broke, pero we were struggling. So it was 50-50 kung sino yung meron siya, kung sino yung, alam mo yun. So, pero ngayon, he wears the pants. He's very responsible being the man of the family. So, pero I prefer, dati, maigo ko eh. So dati, gusto ko nagbabayad din ako. Ngayon, I'm being feminine. I let him pay. It depends on the situation ng lalaki. Sa akin kasi, on my preference, kami, before, nung first 5 years namin together ni M, siya yung bumitbit sa akin. This time, gusto ko naman na kahit papaano, for quite some time, habang binibuild namin parehas yung sarili namin together, sa business, ngayon magkaka-business kami together, gusto ko parang, more on ako muna, mas majority ng expenses or mga date, more on sa akin. Ngayon. Fifth question, attitude of Kuya Dane that you always admire. Ang dami. Pero una ko naisip actually, na-admire ko yung pagka-positive niya in every situation, yung humor niya nandun. Ayan, gusto ko yung humor niya. Kung yun yung... Bali, humor po. Yun yung una ko naisip eh, oo. Admire that about him. Admire, especially now, na-discover ko ay na-realize ko sa kanya, she's very disciplined. She's very firm. Like for example, pag ganito ng pag-relationship naman, it's not always the money or ano. So ngayon, parang more on health yung pinag-uusapan namin. She always tells me na alagaan ko yung sarili ko. Siyempre, yung pinaghihirapan natin mga lalaki, kahit kayo, di ba, yung mga nanonood sa atin ngayon, lahat ang pinaghihirapan natin. Kung wala tayong partner na magre-remind sa atin na alagaan natin yung sarili natin, yun yung ina-admire ko sa kanya kasi sobrang consistent niya. Sobrang consistent niya na lagi niya sinasabi. Lalo na when I eat something bad,
Sabi niya ako, sige, check mo na lang after niyan kung anong resulta niyan sa katawan mo, ganun. So, yun yung ina-admire ko sa kanya at sobrang maalagain siya. Maalagain si M. Yes, eto na. Spicy question. Sheesh! Okay, ganun ko spicy. Favorite thing that Kuya Dane do that turns you on? Oh! Well, I like his kiss. So, yeah. His kisses. Ito ko, ano, pag nakapang gym siya. Kasi syempre, di ba, medyo tight yung suot. Ito yun. Okay. Saka pag bago matulog, yung nakapambahay siya, suot niya yung boxers ko. Yun. Sexiest part of Kuya Dane? Oh, his lips. And his eyes. Okay. Yeah. Smile niya. At syempre yung skin niya. Grabe, sobrang, parang ano, crystal. Alam mo yung pag hinawakan mo, sobrang smooth, lambot yan. Ano kaya favorite part niya sa akin? Who initiate sexy time the most? Umaga o gabi? Ako! Sa umaga, charot. Majority ako siguro. Siya pag nasa mood. Yan. Ay, baka mapanood nila tito to. Pulo nila tito, tita, tita, wala po dyan. Wala to. Fast question, sino pinaka-clingy? Sino unang nag-I love you? Who cleans more? Ito sa bahay, sa kwarto? Kaming dalawa. Iba. Parang kami ano eh, neat freak. Mm-mm. Who apologizes first after a fight? Ako, liar. Ako. You don't apologize. Ba? You don't. I'm sorry if you feel that way. I apologize kaya. When I'm wrong. Which is never. But what's all the time, you're? Which is, I'm right. Who spends money the most? Excuse me. We went to H&M last night. We went to Zara last night. What? Oh. Who always say sorry? Oh. Kaya siya. Sino laging gutom? Who is always needy? Needy. Sino pinakamatagal matulog? Ako. Matagal matulog? Mahaba? Matagal makatulog? Mahaba? Mahaba matulog si Baba. Ako pinakamahaba. Man. M and Dane react. Ready ka na? I'm ready. Okay. Let's go. Let's go. First question again. First date, actually funny story. Blind date yun. Nagbabanda ba si Dane? 11, 12 years ago. Friends ko, tas friends si Dane. Pinagkita kami sa Blue Wave. Ewan ko lang kung maaalala niya. Pero yeah. Naalala ko. Okay. Wait. Mali yung pagkakaintindi ko. Kasi yung unang tanong nila, kailan daw yung, where daw yung first date natin? Ang kwento ko, yung first date natin, etong second round. Ang kwento mo yung first. Yeah. Ito pa, pakinggan mo. Disclaimer mo. Ah. It's disclaimer yan, with this game, play natin. Apogi ko. When? Where? Kailangan ba kay M to or sa iba? Kay M. Kay M. Wait. What the fuck was that? Kailangan kasi malaman. Ay, ba't ikaw din naman pag tinanong ka? Hindi naman sinabi. Eh, paano kunyari sa iba nga yung... Kasi baka ang tanong kasi, kailan yung... saan yung unang-unang date mo? Baka yun kasi yung tanong. Ay, sino ba unang boyfriend mo? Ako ba? Hindi. Oh. Sino ba? That's my point. Okay. First date ko kay M. Official date nung naging kami ulit. Oh. Nagpunta kami sa BGC. Nag-fine dining kami ng dalawa. Tama? Tama? Mali! Tama! Kasi mayroong ano, official date eh. Hindi namin ma-afford yung ganun. Pero technical naman. On our first date, we want to make it memorable at itry namin yung ganung experience. Mali! Bakit? Bakit? I mean, hindi tayo pareho nasagot. Hindi, pero... Kayo mali. Kayo na. Mali yung talon nyo. Dapat yung un... Kasi diba, dalawang beses kami naging kami. Oo. Boris talaga. Magulo si Boris eh. Ano yung mga pipiliin yung sagot? Nga. Kasi nga game yan. Pero magkadugtong naman siya. Sa bagay. Ate M, that you always admire. Admire? Yeah.
admire, especially now, na-discover ko and na-realize ko sa kanya, she's very disciplined. Yun yung ina-admire ko sa kanya kasi sobrang consistent niya. So, yun yung ina-admire ko sa kanya at sobrang maalagain siya. Aww. That's true though. Diba? Food police. Araw-araw kaming, di naman, nag-a-argue. Lalo na pagdating sa pagkain. Yun yung pinag-away namin. Hindi away. Hindi away. Petty fights. Yeah. Pero minsan, it gets to your nerve also, diba? Ikaw, naiinis ka. Oo, naiinis ako. Naiinis din ako minsan kasi paulit-ulit. Minsan, sasabihin ko na, okay, bahala ka na. Hindi na kita... Pero hindi naman siya ganun. The next day, gagawin niya pa rin. Anyway. Admire. Of course. He is... Oh. Oh. Pero kung ako naisip, admire ko yung pagka-positive niya in every situation, yung humor niya nandun. Ayan, gusto ko yung humor niya. Kung yun yung... You're funny! Yun yung una ko naisip. Admire that about him. Thanks. Totoo yun? Yeah. Ano pa yung mga iba? Joker kayo. Ano pa yung mga iba? Ano pa yung mga iba minat mo? Gaya na... Sabi mo, dami. Mm-mm. So mga give me 50. The chocolate. Favorite thing that Kuya Dave that turns you on. Oh! Oh, guys, kailangan natin malaman to. Ito, ang kagandahan nito sa video na to, malalaman ko kung ano yun. Well, I like his kiss. So, yeah. His kisses. That's it? Sabihin ko. Favorite thing that at the end that turns you on. Bakit tabing kagad sa labi? Nakapang-gym siya. Madali kasi! Sabihin mo kung ano yun! Saka pag bago matulog, yung nakapang-bahay siya, suot niya yung boxers ko. Pasuot niya yung boxers mo ngayon. Second question, sexiest part of Kuya Dave that you like? Oh, his lips. Belly! And his eyes. Ay, maayos talaga. It's perfect. Oh, tinan mo yung mata ko. De, pakita mo kung ano, gano'n mo ako tignan kapag gusto mo ng sexy time. Yeah, and my lips also. Yeah. Close up. Smile niya, at syempre yung skin niya. Grabe, sobrang, parang ano, crystal. Alam mo yung pag-inawakan mo, sobrang smooth. Parang mineral. Pati yung kaway ko, sabi mo lang. I love you. And your feet. O gabi. Umaga o gabi. Ako! Teka, may sagot ko. Diyo? Ano sagot mo? Majority ako siguro. Totoo. Siya pag nasa mood. Oh, totoo yun. Totoo. Oh. Why did you lie? Baba, I feel like, you know, I can't get enough of this. Final question ko. Medyo seryoso siya. Keeps you together. Aww. You answer first. Ladies first. Cliche kapag love eh. Kasi love is already, it's given already. Uh-oh. So, yun naman yung point kaya kayo together. Kasi diba? It's the contentment, diba? Ako, what keeps us together, it's actually sinasabi niya sa akin to, feeling ko pag sinagot ko to, yun din sagot niya. Ano? It's when you feel home with that, oh, yeah. With the person you are with, yun. Yung kahit anong sitwasyon, kahit anong lugar, yeah. When you feel like you're safe, home, happy, yun na yun, lahat na yun eh. It boils down to everything, so yun. Yeah, tama. Tama? Yun din sagot ko, home. Home. Advice niyo lang po sa mga couples? Respect each other. Respect yun. Tsaka hindi lang respect, compromise. Yung yeah. Hindi puro sarili mo yung... Iniisip mo? Oo. Mm-hmm. Hindi puro ako. Yeah. Kasi it's a relationship, dalawa kayo. So consider mo yung... Kinoconsider ko yung kay Baba, kinoconsider niya yung nararamdaman ko. So it's the respect. Ako siguro... mapapayo ko sa lahat is connected pa rin sa sinabi na yan, di ba, yung respect is never stop getting to know the person kahit gaano katagal na kayo. For example, kami, I've known M for more than 10 years or 10 years na. Pero day by day, meron ako mga nalalaman sa kanya na nakikita ko, like, sa character niya. Lahat! Kasi you choose to notice. Yeah, I choose to notice, which so, is good. You need to want yung, to know. Effort yun eh. Yeah. Doesn't just come. Yung pipiliin mong to notice, yung pipiliin mo to accept it, kahit pangat yung nakita mo or kung maganda. Yung choose to want it, to like it. Yeah. Parang ganun. Sa akin lang mo din malaman ko ano yung mga pangit, yung bad side ng taong yun. Mm-mm. At yung good side, yun.
So yun lang yung mapapayo ko sa kanila. Is ano, parang nasa school kayo, huwag kayong matigil mag-aral. Aralin nyo mabuti yung partner nyo. Kahit kasal na kayo, ganun pa rin. Diba? Yeah.